Ay magandang magandang umaga Luzon, Visayas and Mindanao. Araw po ng Huwebes, 25 ng Mayo 2017. Good morning. Magandang magandang umaga sa mga buhibiyahe sa mga oras na ito, sakay ng iba't ibang uri ng mga sasakyan. Magandang umaga din sa mga kababayan natin sa lalawigan at mga kababayan natin sa Ibayong Dagat. Welcome and good morning. Ngayong umaga po, ha? Ngayong umaga, aba eh, tutok na mga kapatid dahil kukuha tayo ng update hinggil sa sitwasyon po doon sa Marawi City, ha? Ang mga pinakahuling pangyayari dyan sa naturang lugar, ha? Aba, ay marami na po kasing mga report ngayon tayong natatanggap. Tulad na lamang na medyo humupa po ang bakbakan sa mga oras na ito. Pero as of 5 a.m. kanina, ang report ay 5 sundalo na po ang patay at 2 pong pulis. Habang sa panig naman ng mga terorista, itong Maope Terrorist Group, ay 13 naman ang patay sa kanila. Samantala, patuloy namang ina-account ngayon at pinaghahanap. Paano naman ito hahanapin? Diyos ko po naman, gira. 107 na mga inmates na pinapuga o pinatakas ng mga terorista. 107 na mga preso mula po sa Marawi City Jail ay pinatakas ng mga terorista. Ito po ang masaklap ngayon, ha? 15 ang dinukot, okay? 10 pare at 50 mga helper nila, ha? Yung mga sekretary ng simbahan, sakristan, 15 po yan ang patuloy na hawak ngayon ng mga bandido. Hindi nga bandido ito, terorista, alright? Yan po ang report na natatanggap natin at as we go on, mamaya-maya, kakausapin natin itong update niya, ang mga militar on the ground, mga police. Of course, yung isa sa kamag-anak ng mga dinukot, yung asawa ng isang dinukot, yung mister, kahapon pa alalang-alala itong mister at ang kanyang mga anak. Yung kanyang misis po yata ang sekretarya doon sa simbahan at kailangan daw nito ng maintenance. Kahapon pa po tumatawag sa akin at nakikiusap. Wala naman po akong way para makontak yung mga teroristang grupo, mga kapatid. Anyway, yan po, ha? And kahapon nga, dumating po ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sinabi niyang it will be harsh. Ha? Ibig sabihin, ito po ay matindi. Parang war on drugs din, ang tabayan na nalalang natin. Of course, marami po ang sumang-ayon, lalo na yung mga tiga Mindanao. Pero as usual, mga kapatid, iinit po ang ulo ninyo. Itong Senador Antonio Trillanes, bumuka na naman ang kanyang bunganga. At ang sabi ng magaling na Senador, ay kating-kati na raw ang Pangulo na magdeklara ng martial law. Talagang gustong-gusto rin ang Pangulo na magdeklara ng martial law dyan. Mm-hmm. Dahil yan naman daw talaga ang pakay ng Pangulo. Well, Senador Trillanes, makinig ka throughout the program, sir, ha? Bibigyan kita ng lecture. Wala akong pakialam kung ikaw ay senador, ha? Hindi ka naman na mag-abogado. Wala rin akong pakialam kung dati kang miyembro ng armed forces. Dahil pareho naman tayo, ako ay naging miyembro din ako ng armed forces. Sa ibang bansa nga lang. Yung kinalaman mo sa pagiging sundalo, panis yan, sir. Ha? Wala ka nga, hindi ka nga yata nakakita ng combat. Ha? Puro ka lang siguro opisina dahil ikaw ay Navy, hindi ka naman Marines, hindi ka naman Army. Baka puro lang makinila, type ka lang ng typewriter. Ngayon, sa salita-salita ka na, hayaan lang ang militar. Sir, medyo hindi mo ginamit ang kokote mo, ha? Kailangan ng martial law, Senador Trillanes, para masuspend ang mga civil liberties, ha? Masuspend yung ikang habeas corpus, writ of habeas corpus. Ibig sabihin yan, sir,
para pwedeng pasukin ng militar at mga pulis ang mga bahay-bahay na pinagtataguan ng mga terorista, Senator Trillanes. That is the purpose of martial law. You are cutting corners. Pag nag-martial law ka, sir, may mga batas na kailangan mo putulin para maisakatuparan mo yung kagustuhan ng gobyerno. Ano ang mawawala, Senator Trillanes, pag may martial law? Of course, hindi na dadaan ang gobyerno sa korte, para ikang pasukin ng isang bahay para humingi ng search warrant, arrest warrant. Pag nakita ng sundalo at pulis na may mga tao doon sa bahay na yan o isang lugar na yan, hindi na nila kailangang mag-search warrant, pupunta sa korte, sir. Bagkos ay diretso nilang pwedeng bombahin yung bahay na yan, kung walang civilian, o sunugin yan, hulihin yung mga rebelde doon, yung mga nagtatagong terorista, Senador Trillanes. Baka hindi mo nalalaman. Alam mo, Sen, paminsan-minsan gamitin naman natin ang utak natin, Senador, sir. Alam mo, sayang, sayang yung utak mo pag dak-dak ka ng dak-dak dyan, sayang naman kung sat-sat ka ng sat-sat, sa pag sa bagay, mga kapatid, pawaba na kasi ito ng sa 2019, kaya wala na, who cares, magsalita siya ng nonsense at walang kasaysay-saysay, walang problema dahil hindi naman na siya tatakbo. Tapos na ho yung kanyang termino sa Senado. Sen, makinig ka, para may matutunan ka, magtumuto ka sa punto asintado. Bibigyan kita ng block of instruction, tuturuan kita ng mga bagay-bagay para hindi ka mapahiya sa susunod na pagbukas mo ng bunganga. Kung talagang ayaw mong masking tape yung bunganga mo, o sa patusing o sa palingko ng tsinelas yung bunganga mo, di ba? Tumigil ka na lang muna. Anyway, dire-diretso ho tayo. Isa sa pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan. Nagpipeedback ba? Hindi masyado. Alright, isa pang pag-uusapan natin. Ito pong Bembang Kalembang. Kahapon po, mga kapatid, ako po ay napasyal dyan sa May Rojas Boulevard sa Baclaran. Alright. Dumaan na rin ho tayo dyan sa Our Lady of Perpetual Help Church dyan sa Baclaran. Paglabas ako, bakit kaya matraffic? Sabi ko, may aksidente siguro. Awa ng Diyos po, isang oras po ako, galing po doon sa may simbahan ng Baclaran. Mag-U-turn po ako para ako po'y pumunta ng Makapagat Avenue. Mag-U-turn ho ako doon sa ilalim ng tulay, doon sa may Heritage Hotel. Ay, Diyos ko po, Panginoon kong langit, mahigit po isang oras ang aking pag-aantay doon. Akala kong anong nangyari. Alam niyo kung anong nangyari? Pagdating pala ng gabi, ginagawang terminal yan ng mga jeep, ng mga UB Express, yung ilalim ng tulay na yan. At lahat ng mga kababayan natin, doon na sumasakay. Kaya nagkakatrapik-trapik. Bakit naman ho ganon? Ako'y naghanap ng MMDA, ala ako nakita. Naghanap ako ng Highway Patrol, ala rin. Paging Highway Patrol Group at paging na rin Metro Manila Development Authority. Nasaan po yung mga magigiting nating enforcer? Illegal terminal po ito, dyan sa ilalim ng tulay. Nakakasagabal sa traffic ng Rojas Boulevard northbound. Dahil lamang po dyan sa mga illegal terminal, ang mga jeep kung saan-saan na lang nakasaksak, nakasalansan, kumukuha ng mga pasahero, pati mga bus na. Kaya panawagan ko sa MMDA, parang awa nyo na, MMDA, Highway Patrol Group, silipin nyo yung ilalim ng tulay na yan. Alright, mga kapatid, as promised po kahapon, hindi po natuloy yung ating itanong mo sa Dalubhasa dahil... Na ang IMSD, itanong mo sa Dalubhasa. Dahil sa shortened period tayo kahapon, ngayon naman ho, ito na, itong ating Dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po ako na 25 years old na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki. Bagamat siya po ay mag-aasawa na, nalulungkot naman po ako. Hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Well, normal po yan, syempre.
Namanhikan po kami nung nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating po namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale. Nakala ko ito ang nanay ng babae, kaya tinawag kong balae. Sagot ng aking anak, mami, hindi po siya ang balae. Siya po ang mapapangasawa ko. My goodness! Muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old po ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa po ngayon ay edad 55. Nalulungkot na. Anyway, ang sinasabi niya mga kapatid, na, alright, sorry, nag-feedback ko yung mikropono namin. 25 years old po ang aking anak na lalaki, ang kanyang mapapangasawa naman po ay kasing edad ko, 55. Nalulungkot po ako, Sir Erwin, ano po ba ang pwede kong gawin na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap na mapapangasawa na kasing edad ng nanay niya dahil siya po ay tutuksuhin lamang. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman. Kaya magtatrabaho din ang anak ko. Pero ang malungkot ay hindi na po magkakaanak ang babaeng yun dahil ito po ay 55 na at nagmenopause na. Wala akong alam din, Ivy. Wala akong alam din sa mga menopause na yun na pinagsasabi ni nanay. Anyway, Sir, tulungan niyo ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa. Dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng nanay, lola, tiya, etc. Tulungan niyo po ako, Sir. Lubos na gumagalang, Nanay Flor. Alam mo, Nanay Flor, hindi ka nag-iisa, marami tayong kababayan ang ganyang sitwasyon. Medyo napaibig yung kanilang mga anak sa medyo may edad. Ang normal po kasi sa ating bayan, okay lang matanda ang lalaki ng 10 years, 20 years. Kagaya po ng magulang ko, 12 years po ang agwat ng tatay ko sa nanay ko. Yung lolo at lola ko naman, 20 years po sila. So normal po sa ating kultura. Pero yung 20 years, 30, ilan ba ito, Ibe? 25, 55. 30 years po ang agwat eh. So, ibig sabihin, pagdating ni lalaki ng 30 years old, si babae ay 60 na. So, pagdating ni lalaki ng 40, si babae ay 70 na. Diyos ko pong pineapple ba yan? Yan ang masaklap. Sabi ni Prince Open Arms, all in one na yan. Si Robic Monterde, kahit menopause pa yan. Ay, nako, ang pag-ibig nga ay bulag, sabi Roslyn Piskiza, asawa ni Abraham, si Sarah, 80 years old na nanganak. Hay, sa Biblia lang yon, sa mga panahon yun, hindi na nangyayari yon, iha. Except kung yung artificial insemination, pero ganun pa rin yung mga tinatawag na mga ikang, yung mga egg cell, ha, sperm cell, lusaw na, ha, hindi na uubra, maski na ilagay mo pa sa test tube, ilagay mo pa sa artificial insemination, kung si babae ay 80 na o si lalaki 80 na, hindi na, lusaw na yung ikangang mga egg cell, sperm cell, mga modta, lusaw na, hindi na uubra. Anyway, pag-uusapan natin huyan mamaya, hahanap tayo. Love is blind, sabi ni Merle. Oh, totoo ka, Merle. Oo. Si Rene naman, morning idol. Good morning din. Baka maraming kwarta si girl. Wala nga, sabi ni mami, wala. Anyway, mga kapatid, yan po mga pag-uusapan ho natin. Tutok lamang, wag po kayong bibitiw. Marami po kayong mamimiss pag kayo ay bumitiw. Sandali lamang, 8:20 in the morning. Diyan lamang ho kayo, magbabalik agad ang punto asintado. Magbabalik ang paborito mong programa. Oy, good morning, Cindy Baldos. Oo. Nonet Mercurde, Maralingat,
Kikinig po ako ng God. Thank you, Liz Alejandro. Thank you, Liz. Jun Jimenez. 3-in-1. Marilyn Teten, good morning. Para sa iyo. True love is blind. Hoy mga kapatid, gusto niyo ba itong forma natin ngayon? Ah, medyo hindi ako nakatagilid, mukha nakaharap sa inyo. Mas okay ba ito? Kailangan dito tayo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay kasi tayo. Hindi dapat gamitin panggamot saan mang uli ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na wala. Conversation starter. Soy, salamat. 1,000. Ludivina Meliton Gabriel. Drug nationwide. Maawa sa bata. Ang paglilibang, ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay. Jessica, thanks for joining. Irene Villanueva, age doesn't matter. Phil Montero, sir, pag mas bata, sana ang babae okay lang. Pre, yun kasi ang tradisyon, kultura natin. Prince, Lilia Soyosa, Darwin Makalintal, Rovic. Daniel Fernandez, good morning. Libra Baby Oops, good morning. Vilma Siong. Jeffrey Bonina. Thank you. Desa Padua. Job Rogo Paular. Delieva. Ayun na nga, love is love. Power of love, sabi niya. Hard times. Wala na, sagad na yan. Sagad na. Oy Edson, adjust natin ito mamaya, mataas pa rin. Ako po si Big Soto. At ito ang Libay Bros. Babaan mo pa yung paano ito. Sa ilalim na bababaan mo. Ay, ito. Ito rin sa baba. Sa baba. Sige ba? Yan. Yan. Okay na yan. Yan. Okay. Yan. 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 Perfect! Ang posing sa T-Buy, Republic Cement, the only cement with the top T-Buy enhancers. Tuluyang sipag, sigla na sikap. Yes na? Reklamo. Maraming nga rin mas gusto nila, sir, ang bata. Hanggat na ano, isi. Sibag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Cheer Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds watching from Taiwan. Good morning, we're Angel. On dreams. Tuesday, Tito Aquino, good morning. Wishing tree. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. All right, dire-diretso ho tayo mga kapatid. Oras po natin, 24 minutes after 8 o'clock. Eto na, dito muna tayo sa mga update mga kapatid sa Marawi. Ha? Mga issues patungkol sa mga pangyayari dyan. At ang latest, ha? Ang mga reaksyon ng mga kababayan natin. Ha? Ang reaksyon, siyempre, una pong nag-react dyan si Senador Antonio Trillanes at nagngangaw-ngaw, talagang kating-katero ang Pangulo na magdeklara ng Marcelo. Senador Antonio Trillanes, bago ka magsalita, ha, bago mo ibuka yung bunga nga mo na wala namang katuria-turia, isipin isa, dalawa, tatlong beses. Ha. Ang problema kasi sa iyo, Senador, eh, hindi ka taga Mindanao, hindi katulad ko ho, laking Mindanao ho ako at alam ko ang mga dapat at hindi dapat gawin doon. Ha.
Eh, mamaya ka, makinig ka na lang, sir, para may matutunan ka naman dito sa punto asintado. Hindi yung puro kang ngak-ngak. Mabuti lang na laparuhin yung bunganga mo na sapatos, ha? Mamaya-maya. But anyway, mga kapatid, ito po ang ating question for the day. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ng Pangulo na kapag hindi pa na-stabilize ang sitwasyon sa Mindanao, lalo na sa Marawi, ay papalawigin niya pa ang martial law. Hashtag martial law, mga kapatid. Alright. Mamaya-maya, sa ilang saglit, ay makakausap natin ang AFP, ang PNP, yung simbahan, yung isa sa yung asawa ng isa sa mga binihag ngayon ng Maute Terrorist Group, si Bishop De La Peña ng Marawi. Makakausap din ho natin. Dabay, sampu sa mga pari niya ang dinukot. Diyos ko po naman, Panginoon ko, ipagdasal naman ho natin. Alam niyo naman ho ito mga terorista, ha? Eh parang galit na galit sa mga pari. Naalala ho ninyo dati yung Abu Sayyaf, yung sa Basilan, yung isang pari na Claritian Father, ha? Abay pinugutan nila. Diyos ko po naman sa Basilan. Diyos ko po, Panginoon ko langit. Anyway, mamaya ho yan, pati ang reaction din po ng Kongreso. By the way, mga kapatid, ha? Ayon po sa ating saligang batas, pag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, in 48 hours, dapat maisumiti niya na ang dahilan, ang eksplenasyon niya sa Kongreso kung bakit niya idineklara ang martial law. Well, malinaw pa sa sikat ng araw kung bakit naman idineklara ng Pangulo, dahil talagang magulo dyan po sa Marawi at tinake over ng mga terorista ang isang lungsod, yung Marawi City. Hindi lang po yan, ha? Pati yung problema sa NPA, nakisabay pa itong NPA few weeks ago, ha, inatake ng mga NPA yung mga iba ilang outpost ng AFP, ng PNP. Inatake rin ng PNP ang ilang mga construction site, ang mga negosyo, at nagsunog ng mga gamit. So dalawa po ang kalaban ng gobyerno dyan sa Mindanao, ang mga NPA, mga komunista, at saka itong mga terorista, ha? So dalawa po ang kalaban, leaving no option to the government, leaving no option to the president, ha? Kung ano ang gagawin niya kundi magdeklara ng martial law. Kasi in martial law, mga kapatid, the president has the power, ha? Ibinibigay niya ito sa AFP, ha? At ang AFP naman, pag may gusto silang huhulihin, hindi na nila kailangan dumaan pa sa mga korte, humingi ng mga search warrant. Yan po talaga ang pakay. Oy, teka muna. Ito. Ating, para nating reporter ito. Kahapon pa ho nating kausap ito. But anyway, nasa linya pong muli, itong si dating Vice Mayor Agcan Bin Laden Sharif. Assalamualaikum, Vice Agcan. All right. Yes, sir. Ano na ang sitwasyon niya? Pakibalitaan niyo naman po kami. Kagabi, ano ba nangyari? Sabi po ng reporter namin dyan, si Jem Abansenya, medyo humupa na raw, putukan. What's happening? Hanggang ngayon, kanina galing ako ng town. Nasa provincial capital ako kasi ngayon. Kasi kinakosap ko yung mga LGU. Kung ano yung mga book nila. Kasama po, nalitin ko ng kasama yung mga media. Hangin, wala pong narinig na putok sa town. Pero hawak pa rin ng ISIS yung natin pahapon na Tatlong Bridge. Yung isang kuan, isang cellphone niya, dalawa yan eh. Malalaking area yung hawak. Alright. So, ano ang sitwasyon ngayon? Ano obserbahan mo? Nandyan pa ba ang mga Maute group sa loob ng Marawi City? Kontrolado pa rin ba nila ang lungsod ng Marawi? Yung provincia po dyan, nandito pa rin sila kasi kausap pa rin yan. Yung Maute group pa rin, nakausap po yung mga leader nila. Ano ba ang gusto pala ng Maute group, Vice? Yung Maute group, kinausap po sila, gusto nila ng negosasyon. Negosasyon? Okay. Kaya lang, ang problema na ito, kinakausap po yung mga local leaders natin, sabi nila, hindi kami makapwede magpasya dyan kasi military, ano siya, Marcelo. Marcelo, oo. So, ang militar. Okay. So, wala akong magawa. Alright. Isa pa, Vice,
May balita na ba kayo dyan tungkol doon sa dinukot nilang 10 pare at 5 mga ika-helper o mga katulong nila, yung sekretary ng simbahan? Ano na hong balita doon? Buhay pa ba ang mga ito? In fairness, kaya ako nandito kasi ang pinaka-importante sa akin na mapuntahan ko si Father Sito kasi kaibigan ko yun. Oo. Oh. Yun ang pinaka-mission ko doon na paano pumakuha si Father Sito. Pero inassure naman nila sa akin na buhay. Buhay pa. Actually, ang katotohanan dyan, nagbigay sa akin ng multi-group, nagbigay po doon sila ng isang oras bago nila pag-isipan yung pag-release kay Father. Kasi sinabi ko sa kanila, labag yan sa batas natin. Isa yan sa sinabi ng Prophet Muhammad na bawal taktan yung mga religious leaders. Ah, so naniniwala pa pala sila kay Muhammad, kasi ang alam ko sir, pag mga terorista, wala nang pakialam. Gaya namang ISIS eh, hindi na ho naniniwala sa mga Prophet Muhammad ho yan. Siguro sir, baka mayroon din sa, may parte sa puso na nandito kay Prophet Muhammad. Pero 10 pari daw ang hawak. Isa lang sir. Isa lang. Oo. Pero yung may mga kasama, siguro yung mga kasama niya sa simbahan. Mga sakristan. Mm-hmm. Parang ganun. Okay. Alright. 107 na mga preso ang pinatakas nitong Maote Group nung atakihin nila dahil sinunog nila yung City Jail. Ano nang balita rito, sir? Ang balita ko kasi kanina, nakita ko sila. Hindi na may edisip eh kasi nagsuot na ng mga may team na damit. Siguro, baka tayo na dinigid dumami kasi nakasuot sila ng may team. Oo. Anong balita na? Doon sa 107, na-recover na? Wala pa? Wala pa. Pakidescribe po sa mga sandaling ito. Saan buho ba kayo ngayon dyan? Dyan kayo sa gitna ng Marawi City? Open sila sa negosasyon. Alright. Ay wala po yung wagon yung kausapin yung mga leaders yan. Wala na sila hung, wala na yung otoridad sa kanila dahil martial law nga ho yun. It is between the president and themselves, ha? At kung meron man ang kakausapin kayo, siguro yung ground commander dyan, yung general dyan, at hindi po yung mga mayor na yan, dahil pag martial law po, inaalisan na ng mga pakapangyarihan yung mga lokal na opisyal, rekta na po sa Pangulo, rekta na po ang AFP po at ang PNP, ika nga, ang tumatay yung pinaka-administrator ng isang lugar na yan, sir. Sila ang magdidesisyon kung ano ang mga dapat gawin, ang militar at police pag martial law, vice. Oo. Mm-hmm. Ano bang negosasyon ang gusto nito Maote Group? Ano raw ang gusto? Ano ang request? Ah, binigyan ba kayo na itong sabihin mo doon sa kala mayor, kala governor, ganito, ganito ang kagusto namin? Ano ba ang mga request na sabi nila? Kasi kung negosasyon, may mga request ho yan. Yung gusto nila may sarili silang mga lugar. Bibigyan sila ng sarili nilang lugar kagaya ng MNLF na binigyan ng ARMM, tapos ang MILF, ang gusto ng MILF yung Bangsamoro, ganon. So itong Maute, ano pa ibibigay? Ano yun, nabigay na, na-distribute na. Wala na pong matitira. Saan ho sila sisiksik diyan? Sana na itanong niyo na mga Sir Maute, ano ho ba? Yung ARMM na i-distribute na. Yung Bangsamoro, bibigyan na rin. Saan na sila pupunta? Baka gusto nila Visayas o Luzon. Hindi kaya, naitanong nyo sana. Oo. Okay.
Alright, okay, maraming salamat sa iyo, former Vice Mayor Adkhan Bin Laden Sharif, dati pong Vice Mayor ng Marawi. Magandang umaga po. Actually po, si Vice ay hindi po siya negotiator. Kinuha ho lang natin siya dahil nakontak ko namin sa telepono at siya po yung mata natin doon at tenga. So, he doesn't have the right to negotiate, ika nga, dahil hindi po siya negosyador. Bagkus ay ginagamit lang ho natin siya, tinatawagan natin para humingi ho tayo ng update. Ano po? Mamaya-maya din mga kapatid, tatawagan po natin yung aming reporter dyan, si Jem Abansenya o kundi kaya si Kay Imson na galing po dito sa Maynila, yung aming pong correspondent. Tatawagan din po natin yung arsobispo dyan, ang reaction po ng simbahan dyan na dinukot yung isang pare. Alright. Tatawag din po tayo siguro dito sa Senado ang reaction naman ng oposisyon, kung ano po ang reaction nila. Well, sa Senado, siguro iisa lang yung nagsalita na ang Trillanes, baka yun na rin po yung stand na mga kasama niya mga dilawan, ha, na ayaw nila raw ng Marcelo. Sana hindi raw nagdeklara ang pangulo muna ng Marcelo dahil kating-kati raw, ha, quote-unquote, kating-kati ang pangulo sa pagdideklara ng Marcelo. Hindi yata nalalaman ng senador na ito mga pinagsasabi niya o hindi ko alam kung ano ang hinit-hit nito, ha. Eh siguro may tinira ito, baka tumira ito ng isang galong tubig, oh, okay? O kaya tumira ito ng ano kaya tinira ng senador na ito, Sus Mario Sep naman sen. Malinaw pa sa sikat ng araw, Senator Trillanes, sir. Ako ho hindi naman ako gobyerno, ha. Lalong hindi po ako abogado, pero common sense will tell us, Senator Trillanes, it is needed, ha, that martial law is needed in that area, ha? For how will we be able, or how will the government recover Marawi City without declaring martial law? Sasabihin, sabi ni Senador Trillanes, mga kapatid, sana pinagbigyan daw ang militar. Kung pinagbigyan ang militar, sir, paano kung may tuturo, sir, nandoon nakatago sa mga bahay na yan, sa compound na yan, yung mga terorista? Ibig sabihin, pupunta muna sa korte yung mga sundalo, Senador Trillanes, para mapasok yung compound na yan. Kailangan nila mag-apply ng search warrant. Paano kung si judge pala ay kasabwat ni terorista, di hindi nabigyan ng search warrant? Sir, kailangan ng martial law para yung mga ganyan, ma-bypass na yung mga search warrant, arrest warrant. Kung natatakot kayo na baka umabuso tulad ng panahon ng martial law ni Marcos, sabi po ni Manong Digong Duterte kahapon at binalaan ng sundalo at police, huwag ninyong gamitin pang-aabuso itong martial law. Dahil may mga korte pa rin. Pwedeng tumakbo sa korte ang mga tao, ha? Okay. Wala lang pong habeas corpus, ibig sabihin. Hindi rin kailangan ng mga warrant of arrest pag martial law. Pero dahil hindi naman isinara ng Pangulo ang mga korte, ang Senado at Kongreso, normal po, ika nga, kung may mga sumbong kayo laban sa mga pulis sa sundalo pang-aabuso, pwedeng i-file sa court yan. Di tulad po nung panahon nung 1972, ibang-iba naman ho yun. Wala tayong Kongreso, walang Senado. Tanging ang Pangulo lang talaga ang nagpapatakbo, ha? Kasama si Fabian Bear ang nagpapatakbo ng ating bayan. Pero ngayon po, nandyan yung korte, nandyan ang Korte Suprema, buhay ang Senado, buhay ang Kongreso, nagpa-function po. Kahit na dyan sa Mindanao, pag mayroong pamilya o tao na inabuso ng sundalo o polis, nagnakaw man yan o sinaktan man yan na hindi naman terorista, pwede po yung pamilya na yon tumakbo sa korte at mag-file ng kaso na grave abuse of authority or harassment o kung ano pa man yun, ha? Or mga military or police abuses, pwede nilang idemanda yan. Gets mo, Senador Trillanes? Daldal ka kasi ng daldal dyan. Di mo naman nalalaman na sinasabi mo. Anyway, 8:39 ng umaga. Hindi pa ho tayo tapos. Umpisa pa lamang. Wala pa, hindi pa ho tayo nangangalahati. Dire-diretso tayo. Diyan lamang ho kayo mga kapatid. Saglit-saglit lang, ha. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well. Kailangan panatilihing tigasin ang katawan laban sa anumang uri ng sakit, ha. Kaya araw-araw take Gynuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com Gynuracell /Gynuracell. Mahalagang paalala, ang Gynuracell po ay hindi gamot
at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mukhang kulang, mukhang bobo eh. Namukha. Mukhang mahina yung mama, boss, mga bossing. Edson. Tawag si Amang, Amang, adjust ka, walang, mahina na naman yung, yung, hindi dyan, hindi yung volume, yung connection natin. Hindi ko alam kung yung wire may problema, wire kaya yan. Official website address, www.kcso.gov.ph. Doon ko yung ilagay yan po, diba? News update, mula sa Radyo 5, 92.3. News. Pagpalitin mo natin. Wala rin. Ay, balik ka rin dito. Baya pagpalitin mo natin. Oo, may problema talaga. Kailangan ko nang bumili ng bagong speaker. Dito na natin dito. Sela. Hindi, pwede mo sa iba po. Mujib. Every time, 8:42 ng umaga. At yan ang balita mula sa Radyo 5. At kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient Legazpi, Alberto, good morning. Siam Salazar. Wala, nagpapansin lang talaga, Senador Trillanes. Good morning from Singapore, Patricio. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Alam mo bang maaaring malasa na wala siguro ang problema, pare. Fiber Help by natural food supplement. RV Piloto, good morning. Margaret Prince. Maging malaya, maging masaya. Pakita mo. Jaime Alpuerto, good morning. Almira Mejano, thank you. Sigaw mo. Sa Neta Jade, kung ano, thanks for gusto mo. Thanks for your patience, guys. Jeffrey, dahil yan ang mahalaga, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select, hindi mahalaga ang sasabihin ng iba, ang mahalaga pinili mo kung ano ka. Tanduay Select, drink responsibly. Our 4-digit winning combination for tonight is 1 8. Arlene Diaz. Chivas Regal, good morning. Almira Mejano. Ewan ko ba, sa halip na makatulong, puro dagdag problema itong mga kumag na ito. I really have no idea. What do they want? Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Ano mang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng PCSO ay www.pcso.gov.ph.
Mabuting balita mula sa SSS. Para sa mga good standing members, pwede nang mag-extra savings. May SSS Peso Fund na. Mabuting pagkakataon ito na magkaroon ng ipong mas may pakinabang. Sa SSS Peso Fund, extra savings mo, safe na safe. Extra savings mo, kumikita. Extra savings mo, maaasahan sa kinabukasan. Makipag-ugnayan na sa SSS. Alamin ang SSS Peso Fund. Samantalain ang mabuting pagkakataon. Naka ng baka! Oy, Maripe, maraming salamat. Daisy Sato. Mercury Drug celebrates thank its 72nd anniversary on March 27. Siphon Escobar, good morning. Thank you. TJ. Taiwan, we will try. Yoli, Panong, good morning. Kokoro, Yoshizumi. Ganda kumaga. Dirk, Al Lapar, good morning. Abe Largs, good morning. Rebecca, Tezuka. Raxo, Adarin. Adnarin. Teresa Valencia. Ayaw talaga, Teresa. Raymond Mon Aliling, Arlene Diaz. Thank you, yes, Arlene. Rubik. Oye, Amang. Mga kapatid, si Amang. Ay, hindi ka makita. Ayan, si Amang. Si General Amang. Ay, birthday mo ba? Naka, Ohio. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Oras po natin mga kapatid ay 8:47 ng umaga. Araw po ng Huwebes, ika-25 ng Mayo 2017. Nasa linya po ng aming telepono si Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. Ito po, ang Marawi po ay sa ilalim po ng ARMM. Ano po ha? Kasama po ang Marawi sa ARMM. Makibalita ho tayo kay Governor Hataman. Assalamualaikum, Gov. Mujib. Erwin, walaikum assalam. Pasensya na Erwin, ano lang kasi nasa meeting na ako ngayon kasi magdi-dispatch kami ng additional tao namin. Bibilisan ko lamang, Gop. Bibilisan ko lamang. The situation on the ground at this point, kumusta naman well, po? Well, as of last night until this morning, medyo tahimik. Pero alam naman natin na meron pang isang lugar na andon pa rin ilang mga ISIS group. Pero ang punto lang dito talagang lumalayo na sila sa dati nilang tinitira ng ilang areas ay na-take over na rin ng ating sandatahang lakas. Paatras ng paatras sila. So, yung matter na yon Erwin, tingin ko hindi ko naman forte yon. Pero so far, ang ginagawa ng ARM ngayon, since the first day, nag-dispatch tayo ng team sa Lanao del Sur headed by the Regional Vice Governor dahil siya yung concurrent secretary ng DSWD. Right. At kahapon, after the RPOC ng regional government na pinatawag natin lahat ng ahensya, ang sa totoo lang yan, wala pang parang coordinated efforts on the part ng mga ilang agency para sa pagkuha dahil na busy doon sa security action. Pero at least ngayon, Erwin, since yesterday, nag-dispatch tayo ng additional personnel at nagtayo na rin tayo ng crisis center sa MSU in coordination with the MSU president, with the provincial government, Penta Iligan, nakipag-coordinate na rin tayo. Dahil nga doon sa mga iba exodus ng evacuees, no? Hoping, kasi since the first day, naka-reposition na rin kami ng mga relief goods namin. Hoping by today kung ma-identify namin kung saan ang bulk ng evacuation center. Kasi karamihan kasi, Erwin, hindi naman talaga pumupunta pag mai-assign ka. Usually pumupunta sa mga kamag-anak. Kaya nagtulong-tulong ngayon lahat ng efforts, pati yung ilang counselor na ng Iligan. Merong mga ilan nag-provide na rin ng bus sa atin ngayon ng kakatawag. Para lang yung ilan na naglalakad ay hindi ho mahirapan para madala kung saan na gusto nila. Pero hoping today, at ang sinasabi rin namin, kagabi nga, in-update namin yung facts lang na yung meron pang na-hostage, yun yung nilolocate natin, lalong-lalo na yung mga kasapahan ni Father Chito. So, ilan po ang lahat ang hostage nila? Actually, maraming version. Kaninang umaga lang, pero subject to for validation po, merong dinek sa akin na
Kagabi ho, kahapon ho, may na-document kami pang walo si Father Chito. Pero yung dalawa, hindi namin makuha ang pangalan. Tapos okay. Kanina meron naman ho, dinex sa akin mula sa Marawi. Pero binavalidate namin yun. So kung okay. Itotal ko yun, 8 plus 7, kung magkaibang mga pangalan so, yun, sabihin 15. Pero as of this time, hindi ko pa makonfirm yung 15 dahil yung navalidate namin yung 8 kahapon pa lang. Pero this morning, nakatanggap ako ng ganon. So yun yung sinasubject namin for validation. Alright. Bishop Edwin De La Peña, sandali lamang po, Bishop. May itatanong pa ako kay Governor Mujib. Sir, meron po bang feelers or note or mensahe ang Maute terrorist group na ito na kung ano ang kanilang kahilingan? What do they really want, Governor Mujib? Well, ang alam ko si Bishop nung sa Lanao, tinawagan. Yun yung ano ko so far, siya palang natawagan. At kahapon ko, merong nag-check sa akin from the local government. Pero hindi ko muna sasabihin. Ngayon, right. But, right. Erwin, itong pag-uusap natin, naghahanda ako going to Marawi. Uh-huh. Pero humihingi lang ako ng clearance sa ground commander. Correct. Kasi kailangan kong makipag-coordinate sa kanila. Ayokong mapuntang attention sa atin dahil ongoing yung security clearing sa Marawi City. Alright, panghuli na lang talaga sir, pasensya na po kayo, nagsinungaling ako kanina, sabi ko last question, pero ito na talaga pinakalas. May pakiramdam po ang ilang kababayan natin at ilang po mga mambabatas na hindi makakapasok ang mga teroristang grupo na yan kung walang ikang contact o koneksyon sa ilang mga lokal na official dyan sa Marawi. Do you believe so, Gov? Okay. Alright. Okay. Wala bang volume yung telepono? Bumaba na naman ng volume nito. Alright. Governor Mujib Hataman ng ARMM, maraming salamat po sir. Magandang umaga. Samantala, kambyo naman po tayo. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Lanao Bishop Edwin De La Peña. Siya po ang isa sa mga nakausap ng teroristang grupo sa telepono. Magandang umaga po, Bishop De La Peña. Opo. This is Erwin Tulfo, Bishop. Live po tayo sa Radyo 5. Live din po tayo sa Facebook, Bishop. And in a few minutes, we will go on the air na rin po sa TV. Sir, tanong lamang, ano ra po ang napag-usapan ninyo? Ano po ba ang mga demands ng terrorist group? Pakiayos ng audio, Edson? Audio? Ano? Oo. 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 I have to talk to, again, to, he instructed me to talk to one of the hostages. So, bala ko sana kausapin si Father Tito, yung ating Vita Jets. Pero hindi ko na sila makontak. Oo. After that, no, yung
pakipag-usap ko sa mga grupo na dumukot sa kanila. Hindi ko na sila makakausap. No? Uh-huh. All right. Na, since then, hanggang sa ngayon, wala kami wala contact sa mga tao namin na Bishop, sa kanilang Bishop, so all they want is like ceasefire muna. Para ano raw purpose na ceasefire? What do they want? They want to talk with the government? Yun po ba ang demand nila? No. Siguro, hindi sinabi sa akin, pero parang narin sa kanilang kaligtasan. Siguro, they wanted to get out of Marawi unhampered, no? Because they wanted a kind of a safe passage out of Marawi, no? Na hindi sila tutugbitin, but that is impossible. That would be difficult, no? Tactical, and only the military can decide about that, no? Pero have you relayed this, yung message nila sa Armed Forces of the Philippines? Have you talked to anybody from the AFP or PNP? The general chief of the West Mincom, General Galvez, who was able to talk to General Galvez, and several others were able to talk to the head of the Department of Defense, some other people. So the plea, the demand of the hostage takers were relayed to the proper authority. Okay. But, the situation on the ground is such that it was so difficult. It is difficult until now. No? All right. Hawak pa rin nila ang Marawi. All right, Bishop. Ang punto ko lamang, kung mag-withdraw nga sila, dapat iiwan na nila yung kanilang mga hostages kasama dyan si Father Chito. Right, Bishop? Yun ang ating thinking, yun ang ating pag-iisip. Pero kung kaligtasan naman sa kanila ang kanilang titignan, they will have something to shield them away from para tayo siguro, militar, kailangan na, ating mga or Malacanang. So, when the time comes na magkakaroon ng, for example, the military will try to liberate people who have been held hostage, gagamitin na lang yung shield ito. All right. All right, Bishop Edwin de la Peña. Siguro, Edwin, ang mangyayari. No? Kaya kami, nananawagan kami sa aming mga tauhan, we continue to pray kasi these are critical times. No? Of course. Mm-hmm. Anyway, Bishop Edwin de la Peña, maraming salamat po for your time with us this morning. Our prayers po for Father Chito and yung mga kasamahan niya sa simbahan this morning. Maraming salamat po, Bishop. Maganda umaga. Okay. Si Bishop Edwin de la Peña ng Marawi. Ayun ho, narinig ho ninyo. Kausap niya raw yung isang miyembro ng terorista at nakikiusap. O, ngayon, marunong pala kayong makiusap. Ha? Kahapon, para kayong mga demonyo, ha? Nagwawardi-wardi kayo dyan. Ha? Kung ano-ano mga pinagagawa ninyo na angyayabang nyo. Ngayon pala, gusto niyo pala makipag-usap, ha? Gusto niyo huwag kayong pulbusin, ceasefire. Eh pag-gera, pag ipinasok-pasok niyan, ngayon sasabihin niyo, ceasefire. Is Mariosep. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, si Captain Joan Petinglay o Petinglay. Magandang umaga, Captain Joan Petinglay, ma'am. Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga po. Live ho tayo. Si Erwin Tulfo po ito. Live tayo sa Radio 5, 92.3 FM. Live po tayo sa Action TV and of course sa Facebook, ma'am. Ang kausap daw ni Bishop de la Peña, ang isa sa mga terorista kahapon niya to or this morning, and what they are asking is a ceasefire. So how is this, Captain Petinglay? Yung information po na yan, sir, ngayon lang din namin yan natanggap and we will give it to the First Infantry Division. Pero hindi po ceasefire po, hindi po siguro posible yon. Kasi they are terrorists. Correct. At pumunta sila doon na inistorbo nila yung buhay ng mga mamamayan doon. Uh-oh. And definitely, we will get there.
And we do not negotiate with, hindi po ka tayo nag-negotiate sa mga terorista. Is this correct, Captain sir, Joan? No. Definitely, sir. Hindi po. All right. So, tuloy-tuloy lang po ang opensiba. But can you give us the latest update po, ma'am, ilalagay sa alanganin ang military operation? How is the situation now in Marawi City? Because we are getting so many reports here and there. May nagsasabi na wala na, tumahimik na. May nagsasabi na nariyan pa yung teroristang grupo, hawak pa nila isang seksyon ng Marawi City. Ano po ba talaga ang totoo, Captain John? Are they still there or have they left? What is the situation on the ground, Captain? We have enough reasons to believe na meron pang terorista na nasa Marawi City right now. Alright. Yung nga po yung ating ina-address. Meron po kasi mga reports tayo natatanggap from different sectors, different people, na meron silang namataan, meron silang napapansin, at ito po ina-actionan ngayon ng ating mga kasundaluhan, although hindi po natin pwede i-divulge yung specific location. Yes, yes. Tapos po, pero last night, wala na pong putukan na naitala. Today, more on a... Good news ba yan? Pag sinabing wala na putukan na Mama Joan, good news ba yan? Kasi maaring walang putukan, nagpapahinga lang o natulog lang yung mga terorista at mamaya tuloy na naman. Baka na masarap at mahimbing ang tulog ng mga terorista na yan. Yung sinasabi po natin na walang putukan, I was trying to compare it nung unang gabi po kasi. Ang nangyari po kasi doon, the terrorists were trying to paint a picture na napakarami po nila. Ang ginagawa nila in a group of 2, in a group of 3, magpapaktok in some areas in Marawi para maisip ng mga tao na magulong-magulo. Kagabi po, wala pong ganon. So, siguro, naisip nila na maraming forces na dumating who can act on kahit ilang scenario pa ang gawin nila, mahuhuli at mapupuntahan sila o masusundan. Kaya po kagabi, wala pong ganon na scenario unlike nung una po na napakaraming putok na marinig kahit saan. So, nitong umaga, ay kahapon na umaga, marami pong nagsilabasan din sa Marawi City na mga voluntary nagsialisan yung mamamayan dahil katakot nga po ng unang insidente nung unang araw. Nagkaroon nga po ng flooding sa area palabas ng syudad dahil siyempre, we have to make sure din na walang maute or teroristang makalabas doon sa Marawi City. Yun po sir yung naging sitwasyon kahapon. Alright. Today, we are acting on again on a specific information report as to locations ng mga teroristang ito at malaki pong tulong yung ibinibigay po ng report ng mga mamamayan na nandoon pa rin. Great. Alright, wrapping up ma'am, so limang sundalo na po at 2 polis na nasasawi at sa kalaban naman ay 13 na teroristang maote ang napatay ng tropa ng gobyerno? Yes, sir. Tama po yun, sir. And we also have incurred 32 wounded soldiers mula po sa nung nakaraang araw at kahapon. Wala pa po tayong nakakapture naman na buhay na terorista, Captain? Ngayon, wala pa po, sir, sa ngayon. But we are looking into that possibility dahil mas maganda po may makapture tayo, makakuha po tayo na informasyon. Lahat po ba ng exits na pwedeng pagdaanan ng mga teroristang grupo na ito ay sarado na at bantay sarado ng militar? Yes, sir. Opo. Dumating na rin po yung forces natin, na reinforcement forces natin kagabi at kaninang madaling araw for that purpose na siguraduhin na hindi po sila makalabas. Okay, Captain Joan Petinglay ng Western Mindanao Command. Maraming salamat po ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you din po sir. Magandang umaga. Ay, salamat naman sa Diyos mga kapatid at unti-unti na po humuhupa na ito. Pero tama po ako po isa ngayon. Ha? Ay wala po negosasyon dito. Pinasok-pasok po ninyo yung lugar na yan. Kung kayo nakikinig dahil kahapon sabi nga ni Vice Mayor, pinatawag niyo siya dahil baka siguro namomonitor niyo kami sa radyo dahil live tayo diyan ngayon sa Marawi, naririnig yung Radyo 5 or di kaya sa Facebook. Kung kayo ay nakikinig sa akin mga tiga Maote group, terrorist group. Eh, ngayon surrender kayo. Sasabihin nyo, ceasefire. Kahapon, akala nyo kung si sino kayo mga ugok kayo, ha?
Ngayon, sasabihin nyo, eh, tigil putukan muna tayo, ceasefire muna tayo. Anong ceasefire, ceasefire? Tama yung mga kababayan natin. Siguro nababasa nyo naman yung mga reaksyon nila dyan, no? Sinasabi nila, no ceasefire, no negotiation. At tama naman si Captain Joan. Bakit makikipag-negotiate ang gobyerno sa inyo? Bakit kami makikipag-negotiate sa iyo ang mga Pilipino? Eh, mga terorista kayo, walang hiya kayo. Ngayon, sasabihin nyo, negotiate, ceasefire, ceasefire. Eh, utot niyong blue, ha? Mag-ceasefire kayo doon sa banyo kung gusto ninyo. Ngayon, eh, nakita ninyo yung nagsalita ng Manong Digong, the full force of the law, ha? Lahat ng buong puwersa ng sandatahang lahas ibubuhos dyan sa Mindanao. Ngayon, naisipan yung ceasefire muna, ceasefire. Nung pinasok niyan, wala kayong ceasefire, ceasefire, ha? Paano niyo ipapaliwanag ngayon sa amin yung ginawa ninyo? Napadaan lang yung isang polis. Pinugutan ninyo ng ulo, ha? Pinugutan ninyo yung kapitan, kabata-bata pa, kawawa naman, ha? Pinugutan ninyo. Ipaliwanag nyo nga yan. Oh, Sus Maria Josep. E tama ba naman yan? Ngayon sasabihin nyo, porkit naiipit kayo, porkit 13 na sa inyo ang namamatay. Sabihin nyo, ceasefire tayo, ceasefire. Tama, Prima Dixon. Bakit magsisispire? Si Mary Ann Hayo, wala rin daw sispire. Eh kahit ho ako, sinasabi ko, kung kayo ay nakikinig maote terrorist group, ha? Walang sispire, ha? Dapat sa inyo pulbusin, dapat sa inyo durugin. Bakit sispire, sispire? At besides, hindi naman kayo rebelde, ha? You are not fighting for a cause. Ano pinaglalaban ninyo? Ha? Pag terorista, walang pinaglalaban. Oh. Diyos Mare Josep naman. Eh, gusto nyo maging ISIS pala. Oh. Eh, dito kayo sa ISIS, ha? Eh, di, no problem. Eh, kung gayong ISIS kayo, di wala tayong pag-uusapan. Tama lang yan, Mr. President. Tama lang yan, Western Mindanao Command. Walang ceasefire. Durugin na kung durugin. Ngayon pa lamang, dyan natapusin yan. Huwag payagan makalabas ng Marawi yan. Ubusin na. Total, mga karamihan ng mga tiga Marawi, nakalabas na ng Marawi, ha? Eh kung maari lang, kung wala na talaga sibilyan yan, bombahin na yung Marawi na yan. Eh. Durugin na yan. Tapos magpadala na lang ng mga construction housing dyan sa Marawi na yan. Pulbusin na yung Marawi na yan. Bombahin na yung lintik na yan. Para matapos na yung maote group na yan. Dahil wala namang pinaglalaban ito. Iba naman ito sa MNLF. Ang MNLF pinaglalaban, gusto nila ng sarili nilang lugar. O yan, binigay yung ARMM. Sinunda ng MILF, gusto rin ng lugar. Ayan, pinag-uusapan na, Bangsamoro. Ngayon, itong maote, gusto nyo rin, utot nyong blo. Ano pang ibibigay ng gobyerno? Ano pang ibibigay namin sa inyo? Lahat na nakuha na, nakuha nyo ng ARMM. Nakuha na, Bangsamoro, humihingi rin ng MILF. Ano na ibibigay? Dabaw. Mga illegal, ibibigay. Bukid nun. Ay, hindi naman po pwede. Dahil mas maraming Kristiyano dyan. Diretsyano tayo ako. Lumaki rin ho ako ng Mindanao. May mga kaklase rin ho ako. May mga kapitbahay ako ng mga Muslim. Ha? I know what you are talking about. Alam ko yung pangarap ninyo may sarili. Pero isn't that sufficient enough na may ARMM ho tayo? May ARMM na kayong binigay? Tawi-tawi, holo, ha? Basilan, ano pa, Maguindanao. Hindi pa ho ba sapat yun? Marami pa hong lugar. Oh, yan, kagaya ng Marawi nin under sa ARMM. Ano pa hong gusto? Yes, Maria Josep, lahat na lang. Baka naman pa kayong maote group, ay hingiin nyo naman Visayas. Hingiin nyo na rin ang Cebu, hingiin nyo na rin ang Metro Manila. Eh, utot nyong blue. Ha? Eh, dapat na talaga kayong madurog. Yes, Maria Josep naman, ay na-spoiled na kayo. Tama lang yan, Manong Digong, Mr. President. Durugin na yung mga buang na yan. Kulang-kulang ito mga ito eh. Eh, nung isang araw, sugod kayo ng sugod. Pagkatapos ganyan, ceasefire, ceasefire, ceasefire. Ceasefire rin yung mukha nyo. 9:09 ng umaga, dyan lamang ho kayo. Dire-diretso pa rin ho tayo. Marami pa ho tayong kakausapin. Kausapin ho natin ang Kongreso. Kung sila ba'y papayag na palawigin pa ito, kasi sabi ni Manong Digo, mas maganda ko, isang linggo lang ang martial law. Eh, mas mabuti. Kasi alam nyo, hindi ho maganda. Hindi ho maganda ang Marcelo sa isang bansa. Bakit? Unang-una po ang apektado dyan ang kabuhayan, ha? Imbis na magtinda, yung tao mag-i-evacuate, tatakbo sa evacuation center. Imbis na may mga turista na pupunta, walang pupunta, Marcelo, napakatanga mo na kung pupunta ka sa isang lugar na may gyera, ha? Wala, entonces, walang turista. Entonces, walang kita, oh.
kung may Marcelo din, mga kapatid, ha, hindi rin ho yung mga kalakal apektado, yung mga import-export, yung mga operasyon ng mga negosyo dyan, sarado yung mga malalaking factory, sarado, ho. Apektado ho yan. Hindi po maganda ang Marcelo, hindi ho nakakatulong yan sa gobyerno. It will not make the government, it will not make the country rich, ha. Rather, problema po yung Marcelo na yan. Yan ho ay malaking problema sa gabal yan dahil wala na hong kinikita ang gobyerno. Araw-araw, pag patuloy ang Marcelo, maraming turista ang hindi papasok sa ating bansa o pupunta sa lugar na yan. Maraming mga kumpanya dyan, mga korporasyon, mga paktorya, ang hindi makakapaggawa ng mga kanilang produkto at maipadala dito sa atin, may export sa ibang bansa. Dahil tigil ang operasyon nila, dahil may gyera, dahil may Marcelo. Ganun ho yan, yan ang epekto. Maraming kababayan tayo, oh, walang kikitain, ha? Bakit kayo, imbis na magtanim, imbis na mag-construction, imbis na pumasok sa opisina, hindi sila napapasok dahil natatakot, baka madamay sila sa gyera. Entonces, kung walang kita po itong mga tao na ito, ha, na nasa evacuation center, syempre, no work, no pay. Pag no work, no work pay ka, wala kang panggasta. Pag wala kang panggasta, anong kikitain ng tindahan? Sige nga. Paano kikita ang grocery store? Paano kikita yung tindahan? Paano kikita yung Marawi Electric Cooperative? Paano yung mga water utilities, mga bill? Paano kikita yun? Yan po ang epekto pag may martial law. That is not a good business. Hindi po maganda sa negosyo at kabuhayan at ekonomiya ang martial law. Trillanes, isalaksak mo sa utak mo yan, ha? Yan ang dapat mong matutunan. Hindi natutuwa si Duterte. Walang pangulo. Ewan ko lang nung nakaraan dahil bata pa ako nung panahon ni Marcos. Pero within this time and age, sir, walang leader siguro na ugo na magmamarsyalo because no income, zero income, Trillanes. Mas Mario Joseph, sasabihin mo na gigil na gigil ang pangulo magmarsyalo. Walang kikitain. Pag walang kikitain, pati gobyerno apektado. Kulang ka rin. 9:12 in the morning, wag po kayong bibitaw. Hindi pa ho tayo, nako, kalahati pa lang ho tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Pag-uusapan pa ho natin yung, isa lang mga muna, engineer. Yung itanong mo sa Dalubhasa. May nakakalungkot yun. Ito mga kapatid, ang abangan ninyo. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po na 25 years old na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki, bagamat siya po ay mag-aasawa na, nalulungkot naman po ako dahil hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Namanhikan po kami noong nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale na akala ko ito ang nanay ng babae. Kaya tinawag ko po itong balae. Bulong naman ang aking anak, mami. Hindi po. Siya po ang mapapangasawa ko. Muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old lang po ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa po ay kasing edad ko na 55 years old. Nalulungkot lang po ako, Sir Erwin. Ano po ba ang pwede kong gawin na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap na mapapangasawa na kasing edad ng nanay niya dahil siya po ay tutuksuhin lamang? Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa naman pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman. Kaya magtatrabaho din ang anak ko. Pero ang malungkot ay hindi na po magkakaanak ang babae dahil ito po ay 55 na at nagmenopause na. Sir, tulungan niyo ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa. Dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng ina, lola, tiyahin at iba pa. Tulungan niyo po ako, sir. Lubos na gumagalang Nanay Flor. Nanay Flor! Tama, pinunta mo lugar. Mamaya, sa itanong mo sa Dalubhasa, kukuha tayo ng magpapayo sa iyo. Diyan lamang ho kayo mga kapatid, 14 minutes after 9 o'clock.
May problema ka ba sa irregular bowel movement? Uminom ng Fiber Health? Bukod sa mga katanungan at discount, para sa mga katanungan at discount, tawag na or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555 or tawag na sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drug stores nationwide. Mahalagang paalala po, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Republic, the only cement with the top tibay enhancers. Isira naman multi-purpose. James! James Villarta, all-purpose. Easy, Mary Ann Hayo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Eh, ginayuman na nga siguro, Mary Ann. Bam, Ihidio, Angie Solarno, Nanette, Nakanishi, Rega na Baltimore, Perla Arsua, para sa impormasyon. Isi, 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 Perla, isi, Marvin Carnapi, o Kanapi, Charisse Bensings, Bam Ihidio, exactly, Bam Ihidio, Love is Blind, Dodski, Bull Package, Becca, magbabalik agad ang Ella, programa pagkatapos ng action. Ray Saramay, bukas siguro ko ano, okay na lang. Kasi amang, di naman natin pwede ko dahil haharang. Alisin na lang natin yung tripod. Ito na lang sa ibaboy. Ilagay natin dito. Pero kailangan natin siguro bumili ng wire. Mukhang mga wire ang may problema. Siguro magandang wire yung pang headphone. Palagay mo. Ang oras 9:16 ng umaga, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tinawag ni Senador Antonio Trillanes IV si Pangulong Rodrigo Duterte na trigger happy matapos niyang magdeklara ng martial law sa buong Mindanao, gayong sa Marawi City lang naman umano mayroong kaguluhan. Ayon kay Trillanes, kating-kating umano mag-martial law ang Pangulo at hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng Armed Forces of the Philippines na magbigay muna ng assessment at kontrolin ang sitwasyon. Kapag pinalusot umano natin ngayon ang Pangulo sa pagdedeklara ng batas militar sa buong Mindanao, maaari niya na raw isunod ang buong Pilipinas. Kaya naman panawagan ni Trillanes, ipatigil ang pagdedeklara ng martial law sa buong Mindanao at sa halip ay Marawi City lamang ito ipatupad. Mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon news update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose one. Vancouver, choose Bobby, Fujidenzo. Good morning, Gutierrez, Bobby, I was there, Bobby, last December. Nationwide. Upset, baka na sa, baka na tutor Jack si Julio. Bong Grant, good morning, Minor De Vera, Philip Larot, Aurora De Los Santos, Jazz Reyes. Ew, Tor Jack na naman, ninaliligo yung mga yun. Ardiente, good, thank you. Leone, correct. I agree sa Emiliones. Arnold, tama, walang negosasyon. Pearly, Nabiscase, the lover is behind. Lea Galvez, Herbert, tama, ipadala doon. Presensya, Palisok, hi. Ruby, paalala po sa publiko ang PCSO, Ana Marie Rivera, or Facebook page. Ano mang Facebook, Ray Samuel, Facebook page na nagpapakita ng Elijah De Lara, PCSO, ay Nean Octay Omur Omlura, PCSO, ay www.pcso.gov.ph. Cram Alihaga, NC Aguelo, Jonathan Villare, Tommy's. No, yes. Crispy, juicy, easy, easy. Your food's nuggets. Eat so easy. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Mark Neil. Para sa'yo.
pagsipto. From Sariaya, Quezon, Martel, Masculino. Bravo, food supplement for men. Chris, Junco. Masarap ang buhay. Ito to ang arangkaga na walang palya. Josephine, bravo, ang pagsipto. Elisa, Palmes. Don Galvez from California. Don, good morning. Ania Rivar. Leonie and Song. Bravo food supplement for men. Ambagsipo. Glorioso Kabanban. Junjun Jimenez. Elijah Delara. Carby 14. June Atadero. Pakita mo. Ikanta mo. Thank you, June. Versace Louis. Isigaw mo! Heart Niegos. Kung ano ang gusto mo. Almira Mejiano. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Sabi ko piliin na nga. Piliin mong maging ikaw. Ramsey David. Hindi mahalaga. Ernst Villarta. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Ay, diretso na ho tayo mga kapatid, ano po ha, dito sa ating programa sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito po ang punto asintado. Kay kahapon pa po ako ay may mga nababasa dito sa Facebook at sinasabi, dapat daw tanungin si Bam Aquino, imbestigahan dahil naroon siya sa Marawi City. Well, sa kanya pong Facebook page, inamin po ni Senadora Bam, naroon nga po siya 2 days before this incident. Hindi po para kausapin ang teroristang grupo, in fairness po. Sinasabi niya na nagbukas po ng mga negosyo dahil dati po yung Bam Aquino na yan, Senador, ay kasama po sa Go Negosyo. Ha? Siya po ay nag-open ng mga negosyo center doon. Ha? Eh, mahirap naman ho mga kapatid na akusahan natin yung tao, sabihin natin eh siya yung kumausap sa mga terorista, hindi po ha. At meron din po sa akin nag-info mga kapatid, in fairness, na nariyan po sa lungsod si Senador Bam at kanya po talagang pinatotohanan na siya po ay nagbukas ng negosyo center, yun lang ho, and then umalis na. Wala po siya kinausap ng mga terorista tulad po ng mga nababasa ho ninyo. Konting ingat din ho tayo mga kapatid, yung mga nagbabasa po, nag-Facebook lagi. Eh, marami pong mga balita ho rito, minsan mga mali-mali, it's not true. Huwag ho tayo paniwala ng paniwala. Maski yung mga litrato na pinupost, mga video pa na sinasaktan ng mga bata, ha? Sasabihin ito, sa Pilipinas ito, hindi po, kagaya ng marami na ako nakita, yung pala nangyari yun sa Bangkok, Thailand, Indonesia, hindi po Pilipino. Ano po? Konting ingat po tayo, mahirap po yung tao, ipapasa natin kagano. Ay, Diyos ko po, ganito, ganon, ha? Mahirap po yun. Anyway, oras po natin, 9:23 ng umaga. Of course, ito pong martial law na ito, mga kapatid, kailangan pa rin pong ipaalam ng Pangulo sa Kongreso, ha? At kailangan din po nila ng approval dito. Kailangan niya ng approval after 60 days. Yung 60 days po, kahit wala. Pero, ayon po sa Constitution, kailangan isumite ng Pangulo yung report niya at dahilan kung bakit idineklara ang martial law. Nasa linya po ng aming telepono ngayon, ito ang ating suki. Sila po tumatayo na opposition dyan sa Kongreso. Ang House Minority Floor Leader, si Congressman Danny Suarez. Magandang umaga po, Congressman Suarez. Magandang umaga sa viewers and listeners. Apo. Sir, natanggap niyo na ba yung report ng Malacanang patungkol po din sa martial law? Kasi nasa batas naman po yan, kailangan niyang in 48 hours i-report sa Kongreso. Ang balita ko, as of last night wala pa. Dadating lang ng Pangulo. Hanggang, I think, 11 o'clock. Mm-hmm. 11 o'clock nitong gabi, kailangan ay... Nasa Kongreso. At sinabi na niya that bukang hindi na kailangan pumunta siya doon physically sa Congress, but he will prepare a report. Sir, kayo po sa minority, ano po reaction nyo rito? Kasi meron na pong nagngangaw-ngaw dyan sa Senado, si Senador Trillanes, na atat na ang Pangulo, hindi naman daw dapat magdeklara ng martial law sa buong Mindanao. Kayo po dyan, mga minorities dyan sa Kongreso, ano ang basa nyo? Do you agree, Congressman Suarez, na pagdideklara ng martial law? Erwin, ang aming appreciation ng
problema is this. The president decided to declare because of this Mauti incident sa Marawi. Mm-hmm. But at the same time, maraming problema ang Mindanao eh. Mm-hmm. You have the problem with the Abu Sayyaf. Opo. You have the problem with the MILF. Aha. Meron pang remnants ng MILF dyan sa may Sulubasilan. Mm-hmm. You have a problem with the NPA. Mm-hmm. Oh, eh, mabuting lang at di naman coordinated dito mga ito. But it is not far-fetched. Baka mag-usap-usap yan tapos sabay-sabay na manggulo. Oo. At mas mahirap mong stabilize yung situation. But right, putting it under the military control, mm-hmm, capable naman ng ating sandatahang lakas to mm-hmm maintain control and, mm-hmm, and order in the area, mm-hmm, eh, maganda yung kayong decision na gawin. Na. Kaya sabi right ko nga, yun namang pagdedeclare ng martial law is covered by constitutional rights. At iba ang martial law ngayon, mm-hmm, kaysa sa martial law noong 1972. Alright. 60 days ang nasa batas, sir, di ho ba? And after that, kailangan niya na ng approval of Congress kung papalawigin pa. He has to ask Congress for its approval, correct? Oh, yeah. But he's saying already na parang may telegraphic ako na siya na hindi tatagal ng 60 days ito, maayos na niya yung situation. All right. So sangayon po kayo as the minority. The minority agrees to the... Agrees. To the decision of the president to put everything in order, maintain tranquility, and maiwasan yung chaos. Right, right. At alam mo, kung minsan minamagnify ng mga balibalita ko. Ano yung, sir! But sa akin lang is this, ano, there were an issue ko dyan, Erwin. Opo. I made a statement kahapon. Yeah. Sabi ko, nag-comment ako about intelligence. Opo. Ngayon, sabi ko, this is a failure of intelligence. Iyon. Mm-hmm. Sinabi ni Secretary Lorenzana ngayon that there was no failure, but alam nila, but there was no appreciation of the situation. Ayan ko, mas masama yan. Alam pala ninyo, but you did not act on it. Correct. Point nila, siguro, nung nabalitaan nyo, nagkukumpol-kumpol, yung mga mauti, akala nila siguro, kwan lang yun, gatherings or meeting lang ng mga itong mga grupong ito, they didn't know that they will create such an action of maraming namatay, ano? For me, mas masama pa yun. Mabuti pa sinabi na nila na intelligence failure. Correct. Kaysa sa... Mo, alam mo, tapos you don't appreciate the situation. Nako. Mas mahirap yun. Ito ho ba ay imbestigahan ninyo, Congressman, at saka may mga balibalita tayo natatanggap na may mga kasabwat ito ng mga local officials, mga barangay level lang naman, na doon nagtago ito mga ito, na pinapasok nila, pinatira nila, para pong sa Zamboanga siege, dahan-dahan na pumasok sa Zamboanga yung mga MNLF, parang ganun ang ginawa ng strategy na ginawa ng mga ito. Unti-unti pumapasok, 100 to 300 katao, malaking amount yan kung nagmarcha yan. Oh. Well, that explains more, or what we call substantiate the fact that the president decided to declare a martial law. Uh-huh. So lahat yan mapipreempt at saka mababantayan ng militar. Pangalwa, siguro ko kay Pangulo, pati yung rate of habeas corpus, medyo ilip na niya, damputin na yun, kailangan damputin kahit na walang warrant or something. Right, right. Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Sir, maraming salamat ha. Magandang umaga po muli. Alam niyo mga kapatid, nabanggit ho natin, and tingnan ho ninyo ha. Kahapon ng umaga, tayo ho ay nanggagalaiti dito because sa sinasabi ko, ang sinasabi ni Secretary Lorenzana ng Department of National Defense, na kaibigan ko na walang failure of intelligence. Ha? Sinabi ko may failure. Pero mukhang mas lalong masama yata at mas malala yung kanyang pinagsasabi. Wala ro failure of intelligence, kundi failure of appreciation. Ha? Ibig sabihin, nakuha na ro, nasagap daw nila yung balita. Nasagap nila na balita na may gulo na mangyayari sa Marawi. Pero parang inaamin ni Secretary Lorenzana ng Department of Defense na wala silang ginawa sa impormasyon. Anak ng pusit ka talaga naman, Lorenzana, o pare, ha? O ex-pare, ha?
Jesus, Mariusep, alam mo na pala na magkakagulo. Anong ginawa mo? Sinabi mo, no appreciation. Doon sa impormasyon, sir, tanga, estupido, bobo, ogag lang ang hindi aaksyon na malalaman mo na may parating na problema. Sir, makinig ka ha, makinig ka. Pakinggan mo ako, Secretary Lorenzana. Wala pong iniwan yan sa isang tahanan. Example ko na lang sa iyo, we will break this down to the simplest point. Yung isang tatay o isang anak, yung anak na panganay o anak na bunso, narinig niya sa kapitbahay, tara, pasukin natin yung bahay ni Tulpo. Tara, pasukin natin na wala sila dyan mag-anak, ha? Puntahan natin. Or tara, si nanay lang pala maiwan dyan, yung mga si mister at saka yung mga anak na lalaki, mag-a-outing, ang maiiwan lang dyan yung nanay at saka mga kapatid na babae. Narinig mo na, ikaw yung panganay ng anak o ikaw yung pangalawang anak na lalaki, narinig mo na, ha? Wala kang gagawin. There was no appreciation of the facts. Ibig sabihin, narinig mo yung kwento, pero wala kang gagawin, Secretary Lorenzana. Anak ka ng tipaklong. Dapat sa'yo pukpukin din eh. Dapat sa'yo sapatusin din yung, hindi sa bunganga eh, yung ulo mo tuk-tuk-tuk-tukin, ha? Anak ka ng kagang. May impormasyon ka na pala na may mangyayaring ganyan, pero wala kang ginawa. What the... Ay, sandali lang mga kapatid, ha? 9:31 in the morning, dito muna tayo. Sa Bembang Kalembang, engineer. Nasa linya po ng telepono si Ginoong Bong Nebrija, Operations Supervisor ng MMDA. Magandang umaga, Sir Bong Nebrija. Magandang umaga, Sir Erwin, at magandang umaga sa inyong taga-clinic. Nebrija po ba? Nebrija? Nebrija po, Sir. Nebrija, pasensya na po, oo. Sir, kagabi, ako'y napadaan dyan sa Baclaran, sa Our Lady of Perpetual Help. Eh, ako'y napadaan na rin. Total, sabi ko, medyo matrafik-trafik ng konti. So, dumaan na rin ako, sumilip na rin. To. Kumaway-kaway na rin ako kay ina ng laging saklolo. Pagkatapos noon, ako'y may dinner dyan sa City of Dreams. So ako'y mag-U-turn. Ano po? Galing po ng Baclaran, U-turn ako doon sa ilalim ng tulay, dyan sa may kanto ng EDSA at saka Ross Boulevard, di ba? Diyan sa may Heritage. Opo. Ay, Diyos ko po ng Pineapple Bayan. Maniwasa, maniwala ho kayo ng hindi. It took me 1 hour galing po doon sa gate ng Baclaran Church hanggang sa baka U-turn. 1 hour. U-turn lang, sir, ha? 1 hour mahigit. Bakit kanyo gapang? Habi ko, may aksidente siguro. Sabi ng piloto ko, siguro sir, meron nga. Kasi hindi naman ganito ito dati na pupunta tayo few months ago. Alam niyo kung meron, kung anong meron, sir? Illegal terminal po ng mga jeep at mga bus. Yung mga jeep doon sa ilalim ng tulay, yung mga FX, mga UB Express, doon na kumukuha. At ang pasero nakapila. Nasa kalsada na yung mga pasero nakapila. Entonces, walang madaanan yung mga sasakyan nakakanan. Nadediretso ng Ross Boulevard, ah, yung mga kakanan, yung mga kakanan dito sa EDSA, galing ng Baclaran, hindi makakanan, yun ang nagkakatrapik. Nasakop na rin nila, pati yung mga paakyat sa tulay, kung napipicture ho ninyo sir, di ba, may paakyat sa tulay. Nasakop na rin kasi lahat ng sasakyan nagsisiksikan, umabot na hanggang sa kaliwang lane, kasi hindi makakanan dahil may mga illegal terminal. Sir Bong Nebrija, oo. Nakikiusap ako sa iyo, pwede bang padalhan mo ng tao kung kailangan gabi-gabi palayasin, tikitan yung mga illegal terminal na yan, ang mga jeep, mga UB Express, tikitan ninyo, sir? Sige sir, makakaasa po kayo dyan, sir. Actually sir, nagkataon niya na narinig ko po sa programa nyo kanina. Nag-ooperate po kami sa Baclaran kanina umaga po. 7 o'clock po kami, kasama ko po si GM Orbos. Kasi po, in-inspect na po namin yung... Ang irony pa nito, Mr. Bong, meron po kayo parang maliit na office dyan eh. Doon sa yung papuntang MOA, meron po eh. Malapit lang eh. Tanaw na tanaw ng mga enforcers natin. Bakit? Pag wala na po ba kayo enforcer pagdating ng alas 6, alas 7 ng gabi dyan? Ay, meron po, sir. Ay, ano ho nangyari? Bakit po ganun at pinapayagan yung mga terminal na yan? Diyos ko po, alam kong illegal terminal ho yan.
illegal po talaga. Bueno. Ay, wag mo ngayon, wag ngayon umaga kasi umaga na siyempre maraming mata. Sa gabi po kayo pumunta dyan, alas 6, alas 7, alas 8, doon po, tikitan nyo yung mga hinayupak na mga driver na yan, ha? At yung mga tao dyan, disiplinahin nyo ng konti, sabihin nyo, may tamang lugar na pagsasakay. Hindi yung sa ilalim ng tulay, kayo nakapila, pati akala mo umabot na hanggang sa Simbahan ng Baclaran yung pila ng mga sasakyan ng mga UB Express, nagkakatrapik ho. Kaya, pwede ba sir, ha? Ngayong gabi, umpisahan nyo na. Aabangan ko ulit next week kung meron pa ho dyan, ikaw po ipapasyalan ko personal na sa iyong tanggapan, Sir Bong, at magkapit tayo. Mag-aasa po kayo, Sir Bong. Papa-ano nga po namin po, mga postehan namin, para hindi na po maulit yung mga incidente. Sige po, asahan ko po, Sir Bong, ha, kasi marami po napiperwisyo. Bong Nebriha, Operations Supervisor ng MMDA, maraming salamat po, magandang umaga. Maraming salamat po, Sir. Alright mga kapatid, oras po natin 9:36, bago ho tayo mag-break. Ito lang ho, pasadahan ko lamang. Ay, mabuti naman at nakarating ka na Secretary Lorenzana kasi kahapon no, nagangaw-ngaw tayo, wala po si Secretary Lorenzana. Pwes ngayon, ikaw inarian na pare ko, ha? O ex-pare ko, ha? Bakinggan mo ako. Tama ang sinabi ni Congressman Suarez. Mas masama, mas mabuti pang sinabi mo, there was a failure of intelligence. Hindi namin natunugan. Kaysa yung sinasabi mo ngayon, natunugan ninyo. You knew all the while itong impormasyon na ito na magkakagulo, na papasukin ng Maote Group ang Marawi. Pero wala kayong ginawang aksyon. There was no appreciation. Ha? Yun ang ibig sabihin nun. Hindi namin na-appreciate o hindi namin ginawa ng aksyon yung impormasyon na natanggap. Nakatanggap pala kayo ng impormasyon. Disinsana, kumilos ka para naiwasan. Walang pinagkaiba yan sa isang parating na malaking unos o bagyo, ha? Dilubyo. Ito nakakatakot eh. You being the defense secretary, ha? Ikaw ang chairman ng NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management. Kung ganun ang iyong pananaw, ha? May mga natatanggap ka na balita na may parating na gulo problema, hindi mo a-actionan. How much more may pag may parating na mga tsunami, bagyo, o mga tulad ng Yolanda? Wala kang aksyon? E kagaya niya, narinig mo na pala na may parating na mga rebelde, may mga parating na terorista sa Marawi, magkakagulo dyan sa Marawi anytime, wala kang ginawa. Sasabihin mo, there was no appreciation? What a poor excuse, Secretary Lorenzana. If I were you, sir, I'd rather step down. Eh, nasa sobrang hiya ko, sir, ganito, pababa ako, palabas ako ng opisina, aaliso ako. Bibitiw na ako. Alam mo pala, mayroon kayong may parating na kalaban. Alam nyo pala na magkakagulo. Wala kayong ginawa. No appreciation, ha? Of the facts. Ay, nako, Mr. Mahal na Manong Digong, sir. Unsang himuon nato dire sa imong defense secretary? De, wala ko kahibalo, sir, kung tanga ba ni, o buang, o kulang. Papalayaso mo na, sir, daghan naman diha ng mga mas kahibalo pa, ha? Mga intelligent pagyod na mga general. Kambyuhan na lang ning tigulang na, ambot, sus Mario, sir. 9:38 in the morning, wag po kayong bibitay, mga kapatid, sa ating pagbabalik. Tulungan po natin si Nanay Flor sa kanyang malaking suliranin. Dahil yung kanyang anak, gusto mapangasawa si Lola, ay Lola. Gusto mapangasawa yung kanyang girlfriend na 55 years old. Diyan lamang ho kayo, mga kapatid. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wala na bang iba? Kasi, kuan? Ah, sige, sige, si Dr. Flor. Yan yung kaibigan mo, di ba? Okay. Magpagas ka sa Petron para may exciting rewards. Petron 50 bonus points. Andali! Kuha lang ng Petron Value Card. Magpagas na lang magpagas. Kada 50 visit mo, may 50 bonus points ka. Eh, wala tayong magagawa, boss. More free fuel to be redeemed. Eh, hiwa-hiwalay muna. Eh, wala tayong magagawa. Hindi ito promo. Abot sa iyo mong libot. Pwede maging best
Hiwa-hiwalay muna. I mean, ano naman na ito? Hindi ka naman magagalit. Boss. I mean, alam pala nila, alam nila na may mangyayari, walang ginawa. Pukita mo naman yan. Magiging president ho yan eh. Bakit may gawin ng isang general, gawin ng isang PNP chief na may matanggap siya na impormasyon, wala kang gagawin. Mali ho eh. I do not comprehend. I cannot comprehend the logic. Hindi ko maintindihan yung logika eh. Natanggap mo pala na may parating na gulo, may gulo na mangyayari. Wala kang ginawa, Secretary Lorenzana. Hindi mo inutusan. Nasa disposal mo naman yung AFP ah. Pwede mo sabihin, hoy, Army Ranger, hoy, Army Scout Ranger, hoy, Special Forces, pumunta na kayo doon na may parating na gulo. Nandyan yung mga kalaban. Yet you did not act on it, Secretary. May 28 long naka-line up pang concert sa iba't ibang bansa ang Singer. Kailangan tayo magagawa. Magalit po siya. Kaibigan kami. I'm sure galit po siya. I cannot do anything anymore. Nemalin. O i-reschedule na lamang. Wala na ako magagawa. If they hate me for that, then I cannot. Because I have a job to do. And my job is to criticize. My job is to correct the mistakes of this government. My job is to tell government officials what you are doing is wrong. Ako po yung boses, mata at tenga ninyo ng taong bayan para makarating sa kanila na mali yung kanilang ginagawa. Ako rin po ang representative ninyo, ha? Ako po ang mata, tenga at bunganga ninyo para iparating kay Manong Digong na sang-ayon kayo sa ginagawa niya. Pero hindi kayo sang-ayon sa ilang mga opisyal niya na mali-mali ang ginagawa. Sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Ganun lamang ho yun. Supplement for men. Wala tayo magagawa, Merle. High blood na kung high blood. Pero this is my job. And they have to be corrected. Alam mo natin pa ang hayaan lang ho natin. Mali ho. Papayagan lang natin na okay lang na ganun. Okay lang, magkamali ka, Lorenzana. Yan ho yung mga pagkakamali na delikado eh. Tignan mo, 15 hostage ngayon. Marami ang napatay. Dahil sa katangahan nila, kapalpakan nila. May balita na pala sila na magkakagulo pero wala silang ginawa. Paano mo ngayon papaliwanag sa magulang ng kapitan na pinugutan ng ulo? Hindi niya alam na mga Maute group na pala yung nag-checkpoint. Pinugutan po ng ulo. Yan yung sinasabi ni Manong Digong. Oh, hindi niya kasi alam dahil hindi sinabi ng lintik na defense secretary sa mga sundalo niya na ayusin nyo na yan. Nandyan na yung kalaban. EUFoodFest2017 or Facebook.com/EUFoodFestManila. Defense Secretary, we have a weak Chief of Staff, and I think we also have a weak PNP Chief. Ito tatlo ito, mga kaibigan ko, pero pasensya na po, General Bato, General Anyo at Secretary Lorenzana, we are friends. Pero kung kailangan nung maghiwa-hiwalay tayo, well, then that's the way it is. Then, amen. Because ako po ang tagapagsalita ng taong bayan, I represent the people. Their opinion is my opinion. Their word is my word. So I tell you what they are telling me. Nababasa ko ho eh. They say na wala kayong kwenta at mahina kayo. The question is bakit wala kayong ginawa. So I am asking you, bakit wala kayong ginawa? Kung tanga ka, lumayas ka dyan. Kung tamad ka, lumayas ka pa rin dyan. Sabi ni Lucy Joko, palitan na. You see that, Secretary Lorenzana, General Anyo, General Bato. You see that? Sabi ni Michael Sereno, D&D weak. Can't you hear that? Ako po yung boses nila. Ako po yung mata. Ako po yung tenga. And I have to tell you, unfortunately, kaibigan ko yun, but I have no choice. Radyo 5, 92.3, News FM. Action! Granted, buy it! That's what I want to hear. I can't be here. Alas 9:44 na ng umaga, mga kapatid. Ano po, nasa linya po ng aming telepono si Dr. Flor Yabot Perea Obi Gaini,
at relationship consultant na rin. Tama, Doktora Perea? Hi, sir. Worldwide Marriage Encounter kami at sa aming church. We are giving yung ano payo sa mga bagong ikakasal at saka sa mga ano kami dyan. Talagang yan ang linya namin. Doktora, kung hindi po kayo, wag naman nyo ikagagalit. Mga siguro, mga kasing edad nyo po yung tita ko. Mga, yung tita ko po kasi mga nasa 60 na eh. Nako, bata yun. Bata ako ba yun? Ako eh, very active pa ako at age 77. 77 na kayo, doktora. Oo, ayun. Pero kaya pero pala si, sabi ni, describe nila ako hindi raw ganun ang edad ko. Kaya ako ganun na. Kaya lang malakas pa ang boses ko, malakas pa ang pag-iisip ko. Ay, kaya pala. Kahit na ako may problema sa spine, ay pinipilit kong maglakad. Kaya pala si Ivy, gustong-gusto sabi ni Ivy, pag ako'y magka-baby ulit, sir, pupuntahan ko si Doktora at doon ako magpapatingin si Doktora Labo Terea. Welcome. Anyway, Doktora, ito na naman tayo. May problema po. Well, tulungan nyo akong humingi po ng tulong tayo ang isang mami. Ano po? Ito po ang sulat, Doktora. Dear Sir Erwin, ako po ay isang single mother. May anak po ako na 25 years old at na mag-aasawa na. Problema ko po ay itong aking anak na lalaki. Bagamat siya po ay mag-aasawa na, nalulungkot po ako, hindi dahil mawawala na siya sa piling ko, kundi ang kanyang magiging kalagayan. Namanghikan po kami noong nakaraang linggo sa kanyang mapapangasawa. Sinabi niyang surprise daw. Pagdating po namin sa bahay ng pamilya ng babae, sinalubong kami ng isang ale. Akala ko po ito ang nanay ng babae. Kaya tinawag ko pong balae. Bulong ng aking anak, Mami, hindi po, siya po ang mapapangasawa ko. Nako, muntik po akong mahimatay at malaglag sa hagdanan. 25 years old lang po kasi ang aking anak na lalaki. Ang kanyang mapapangasawa naman po ay kasing edad ko na, 55. Nalulungkot lang po ako, Sir Erwin. Ano po ba ang pwede kong gawin na i-discourage ang aking anak na huwag namang humanap ng mapapangasawa ng kasing edad na ng nanay niya dahil siya po ay tutuksuhin lamang. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na marami pa pong babae dyan na kasing edad niya? Hindi naman po mayaman ang kanyang mapapangasawa. Ordinaryong babae lang naman po. Kaya magtatrabaho pa rin ang anak ko. Pero ang malungkot, sir, hindi na po magkakaanak ang babae yun dahil ito po ay 55 na at nagmenopause na. Sir, tulungan niyo naman ako kung paano ko mapigilan ang pagpapakasal ng dalawa. Dahil bukod po sa nakakuha na siya ng asawa, ay nakakuha pa siya ng lola, tiyahin, nanay at iba pa. Tulungan niyo po ako, sir. Lubos na gumagalang nanay floor. Doc Perea, take it away! Alam mo, yan ay magandang problema, na masarap na problema. Paano naging masarap, doktora? Ang pagiging nanay ay masusubok ang iyong kakayahang magmahal unconditionally. Okay. Lalo sa mga anak mo, hindi ka lang dapat magmahal ng without conditions at all. Tatanggapin po ang kabukuan niya, including the uniqueness, the brokenness, at saka yung goodness. Ngayon ang totoo, si Christopher namili ng... Sama mo na rin dyan yung loveness. Oo, siyempre yung uniqueness niya, the way he loves or he loves, the way he communicates or she communicates. Alright, doktora. Napaka-importante yung communication. Doc, baka maubusan tayo ng oras. Pero tama po ba yung relasyon nila, 25 sa lalaki, 55 sa babae? Alam mo, Doc, so pagdating ni lalaki, so 25 plus sa 20 years, siya po ay 45 lang. Si babae, doktora, ay Diyos ko po kasi edad nyo na, Doc. Ay, oo naman. Ay, Diyos ko po, pineapple ba yan? Hindi na ba ako pwedeng maghanap ng kaligayahan? Yun ang sinasabi ko, doktora. Talagang ikaw ay may fighting spirit, Doc. But I salute you, doktora. Eh, bakit din na, yun din naman. Eh, hindi mo alam kung paano nag-uusap yung magnobyo, kung paano sila nag-uusap. Pero doktora, okay. Karangan naman ang sibat yan. Ayan. Ay, kung sinasabi ang Diyos na
mahalin mo yung story. Dagdag mo pa dyan, harang mo siya, kandaduhan mo man si Jenny, ay pupumiglas at magpupumiglas pa rin. Taga-suporta lang tayo. Alright. Meron ako pero doktora, ang tanong ko, eh siguro gusto ni mami na magkaapo. Paano yan si mapapangasawa 55 menopause? Anong gagawin, doktora? At eh mag-aampon. Paano yun? Marami dyan. Yun ang inyong apostolado. Napakaraming mga batang iniiwan na lang, di ba? Uh-huh. Sa mga basurahan, sa mga ano. Uh-huh. O, bakit hindi kayo kumuha ng... Hindi naman necessary yun ang galing sa iyong sinapupunan eh. Uh-huh. Ang pagmamahal sa tao o sa bata o sa kanino man. Uh-huh. Kaya yan, hindi mo laging nandiyang katbuhay ka, tayong mga ina, na upang baggabayan ng mga anak. Uh-huh. Hindi yung gano'n. Yung willingness mo to accept, including all the... May katanungan, doktora, dito sa akin sa Facebook. Pag ganyang edad pa, may libido pa ba, doktora? Ay, oo. Pag ganun? Oo naman. Maski naman, really? Sa edad ko, mas mataas pa sa akin. 77? Ayun ako, maraming tumatawag sa akin dito. Ngayon lang daw po nagising ang kanyang diwa, ang kanyang puso, at ang kanyang libido. That's the word. At no? 77 years old? Marami siyang nababasa sa internet. Oo, pero doktora, ang tanong ko, kaya pa ba at 77? Aba, bakit naman hindi? Eh, sabi nga ng iba, may lupa na raw yun, doktora. Aba, pag akinaamin ng mga pasyente ko, eh, sabi ng bango-bango yun. Dok! Nasa pag-aalaga yun, eh, huwag ka namang hahanap ng mantot. Eh, bakit eh, pinabayaan na yung katawan niya? Hindi naman, hindi pa dapat magkabaya sa katawan mo, miski nagkakaedad ka na. Aha. Miski yung mga anak mo, ilalayo ang kat, hindi ka man nahalikan. So, kahit na, tama nga naman, engineer. Ay, amoy lupa ka kung di ka maligo. Tama si doktora, mag-spray ka. Maligo ka, di ba? Up and down yun. Up and down pa! Diyos ko pong pineapple bayan. Po, pwede pala yun. Pero doktora, sabi nga nila... Oo, ito lang, dok. Oo. Ito naman sabi ng iba. Oo. Eh, sabi naman... Oo, dok, pero sabi naman ng iba. Eh, yun kasi iba, dok, gusto nila parang mansa, malamansanas. Eh, pag mga ganyang edad na ro, dok, parang hindi ako gusto ng mga ubas. Eh, pag ganyan daw ang edad, dok, eh, para ka rin nakakita ng mga pasas na lang. Ganon. Abay, hindi. Dahil nasa attitude mo yun, eh. Ah. Diba? Saka sa pag-aalaga din sa iyong katawan, mm-hmm, sa iyong pag-iisip. Mm-hmm. Dapat maganda ang iyong kiniisip araw-araw. Hindi ka nagmumukmok. Hindi ka, saka social ka. Yung... social animal eh, kanang ganun. Hindi naman sa naghahanap ka. Alam mo, Dok, sabi ni Margaret Sal... Alam mo, may fan ka rito, Doktora, si Margaret Saldanan. I love you, Doktora, sabi ni Margaret Saldana. Mm-hmm. Alam mo ba, hindi totoo yung... Naku, sa may edad lang ang pag-ibig. Oh. Ay, sa may... yung bakabata lang. Oo. Hindi totoo yun. Okay, Doktora, ganito na lang. Ano ba ang pwede pong bang maibigay ng... mga ikang ng mga seniors pag nagmahal, ano pang maibibigay? Like edad 70, 80, may maibibigay pa ba? Doktor, baka biglang atakihin sa puso, baka ay nasa ilalim yung si Mrs. biglang teka muna sweetheart. Nangisay. Eh baka ikamamatay pa, Diyos ko po. At mangyayari dyan, doktor, ha? Magkakalak yung mga tinatawag na mga... Hindi lang naman yung sexual aspect. Ah, diba? Okay. Nandun yung communication. Ayun. Yung companionship. Nagkukwentuhan kayo, nagkikilitian kayo. Eh, bebe, kamay ka naman. Diba? So, bakit naman hindi mo yung caressing? Diba? Maraming bagay ang nakakapagpasaya sa isang tao. Ganun din sa... Hindi mo mapipigilan yung ng mother, no? Hindi mo mapipigilan nasa edad na yung mga yan. Ano sa atin ay suporta lang. Suporta. Basta't na iyan mo in a nice way. Sabihin mo yung pros and cons. Dok, may nagtatanong lang po dito. Importante, mahalagang bagay po itong kailangan itanong. Po, pwede pa ba sa ganyang edad, Dok, na dumaan sa backdoor? Paano nagsabihin nun? Adibali na, doktora. Anyway, may question na. Ay, oo naman. Ah, pwede? Alam ko na. Oo. Sinasabi mo. Oo, pwedeng dumaan si... Sa anus. Oo, pwede pa rin. Ay, pwede rin. Diyos ko po, pineapple ba yan? Oo, pwede. Basta maliit lang. Ah, maliit. Diyos ko pong ganun.
Ay, naku. Natural yan sa mag-asawa. Diba? Ay, ganoon na, Diyos ko po. Eh. Ano nang itsura ng doktora? Hindi kaya baka pagkatapos na sabihin ng asawa, ay, sweetheart, may rheuma ako. Baka tamaan ng rheuma, doktora. Hindi rheuma yun. Ano? Pagkatapos eh, maasim ang maamoy niya. Ay, Diyos ko po. Arthritis. Ay, yung pagkakaintindi ko sa backdoor. Oo, oh, no? Backdoor. Oo, oh, doktora. Oh, anyway, Diyos ko pong pineapple. Oo. Oh. Sex, which is very common. Hmm. Alam mo, doktora, first time ko, doktora, na pinag-uusapan ito, parang tumatay yung mga balahibo ko. Natural yan. Oo. Lalo na ako ang linya mo'y OBGY. Nakakaibig ka man. Ako, recently lang eh. OB... Gusto lang daw niyang matikman ko ano yung luto ng Diyos. Sabi ko, ay, tignan na't nakapagsamantalaan ka dahil mayamang ka. Oo. Kami naman sabi niya, doktora, may itsura pa po ako. Ilang taon na ito? Ilang taon na, doktora? Ang bangbo ko po ay makatal. Ilang taon na ito? Ilang taon na? 60 years old. Ah, 60? Bata-bata pa yun. Ah, okay, okay. Pero yung kanyang magiging is kalahati ng edad niya. 30? Oo. Mm. Eh sabi ko, eh tignan mo muna ang background. Mm-hmm. Eh, bakit ba naman, sa kabataan mo ba naman gustong tumikin ng Diyos? Sabi niya ganun. Eh sabi ko, nasa sa iyo yun. Pero kung wala, yung wala kang pagsisigit, natikman mo, di ayaw mo, di huwag na. Merong ganun. Mm. Sa totoo lang. Ah, okay. So, paano gagawin mo? Maski nga maganda so, kayo kami. So, ang payo mo kay mami, wala tayong magagawa. Yan ay pagmamahal. Huwag ka nang makialam, Nanay Flor. Ay, oo. Pero kausapin mong mabuti. At saka you are there when the time comes na talagang nagkahiwalay o hindi nag-work out yung relationship. Mm. Yun naman sa mga ikakasal, aba, mag-attend kayo ng marriage orientation o pre-gay na. Kung sa simbahan kayo. Pero pwede ba, doktora? Pwede ba payuhan ni Nanay Flor si Junior na pumunta sila sa bahay tapos idaan niya sa ilalim ng hagdanan, biglang patayuin niya para mauntog sa hagdanan? Pwede ba payo na ganun? Eh, hindi eh. Talagang iuntog pa niya at pag nasaktan siya, babalik siya sa nanay niya. Kaya yung nanay naman niya ready to accept insan for what he is. Ayun. So, anyway. Acceptance yan. Tama. Nako, doktor. Doktora Flor Yabot Perea, pag tayo ay nag-uusap, marami po talaga natuto at maraming natututunan ng mga kababayan natin sir. Sobrang dami. Salamat. Dok, saan po ba yung clinic nyo? Baka marami pong nakikinig ng mga member ng Senior Citizen Organization of the World. Saan yung office mo? May mga ganyan ang tinatawag nila. Saan yung... Alam na yung aking payo sa kanila. Saan yung opisina mo, doktora? Ha? Saan yung clinic mo? Ay, nasa 73 Kamuning Road, Quezon City. Ayun. May number po. Telephone number ko yung binigay niyo, 925-1013. Ayun. Doktora Flor Yabot Perea, Obigaini, Relationship Consultant ng Worldwide Marriage Encounter. Yeah. Maraming salamat po. Kami yung leader niya ng aking husband na nabibuhay. Dito ka ba? Wala na pala si Mr. Doc. Ay, wala na. Nami-miss niyo ba si Mister? Oo, si Doktor din. Doktor din siya? I belong to a group na marami na rin namatay ang husband, ano? Kaya kami, we talk about things na makakapagbigay sa amin, makakatulong kami sa iba. Okay. Anyway, maraming salamat, Doktora Flor Yabot Perea. Nagigayahan ako at nakakatulong naman ako. Ay! Sobra pa! Marami kang napapatuwa, Doktora, sila Noy Rama, Deg, si Lucy Dioko, tuwang-tuwa siya, si Rubik Muterde. Invite nyo pa si Doktora dyan more often. Tumatawag sa akin. Dahil alam mo, doktora, alam mo, ganito po. Consultant ako sa iba-iba, DCX. Ganito, doktora. Alam mo, Dok, siguro, pag nagkaroon na nanig, kasi gusto na rin makipag-negotiate ng mga maote group na terrorist, isama kita, doktora. Para mabigyan mo ng payo. May mga personal needs din yung mga taong yan. So, pagpayuhan mo yung mga, palagay ko, mataas lang masyado libido ng mga maote group. Ay, oo, sa tagal. Diba? Doktora Flor Yabot Perea, thank you for being sport. Magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo. Ay, nako. Nanay Flor, narinig mo na si doktora. Pwede kung pwede, pero dipindi. Yung sinasabi mong hindi na magkaanak, magampun. Kita mo.
Yan ang, pero ganito na lang. Hindi, wag mo nang asahan, Nay, na tawagin ka ni manugang mo na nanay. Eh kasi, magkasing edad kayo. Tatawagin ka na rin yung Flor. Eh magkasing edad sila, Flor. At saka, at least ayaw mo niya, Nay, may kasama ka, o pagmamasyal kayo, o pag nasa trabaho yung anak mo, pwede kang samahan, ha? Pag lalo na pagkasabay na senior citizen na kayo pa rin, nasa 60, 70, pwede mo sabihin, anak, sa isama ko muna itong yung asawa, pupunta lang kami, magbibingo lang kami, ha? O isama mo, di ba? May barkada ka. Alam mo, Nay, maswerte ka. Meron ka ng manugang, meron ka pang barkada, meron ka pang consultant. Kita mo? All rolled into one. Anyway, maraming salamat po, mga kapatid! Muli sa walang sawa po ninyong pwede rin kayo mag-zumba raw. Walang sawa po ninyong pagtutok. Doktora Jean Marquez sa Dare Clinic Aesthetic and Rejuvenation, ha? Diyan po kay Doktora Jean Marquez at Team Avenue. Of course, Chancellor Shirts and Slacks for my outfit. Thank you. Dickies USA, parang sa aking sports outfit. Maraming salamat po. Magandang umaga. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas!